Hello mga kagulay, magandang araw sa inyo. Welcome back sa aking channel. Bali, update ko nga pala dito sa pagpaparecover ko dito sa talong ko. Gawa nga natamaan siya ng grabing punggus na nilaw yung dahon. Kaya pinagtatanggal ko na yung mga dilaw na dahon. Saka yung mga sanga na hindi na kailangan talaga, tinanggal ko na yun. Kaya ganyan ka dumi dyan sa ilalim. Ayan mga kagulay, oh. Wala ka na siya makikita ng gayong dilaw dyan kasi pinagtatanggal ko, pinuruningan ko lahat mga kagulay. Ayan. Mga kagulay, tapos na dyan pruningan. Bali kapag ano, tatanggalin na lang yung mga dahon dyan sa ilalim para hindi bumalik yung punggus. Tsaka yung mga mites, mga kagulay, gawa ng dinali na rin ako ng mites dito mga kagulay. Kung mapapansin nyo talaga, kung nakaraan green na green yung calyx niya ngayon ay, ayan na oh. Wala na, hindi na siya berde. Kaya kailangan tanggalin kagad din yung mga dahon na, tinanggal dyan sa ano. Ngayon, kung mapapansin nyo mga kagulay, green na talaga siya. Ayan. Kumbaga ngayon nang uminit dito, pero medyo may kulimlim pa rin. Kaya tinanggal ko na. Pinahakot ko na rin mga kagulay. Ayan, kaya malinis na dyan sa ilalim niya. Ayan, malinis na dyan. Gawa nang inakot na. Tinanggal na mga kagulay. Ayan, pinapakot kong ganyan mga kagulay. Gawa nang pinaruningan ko kaganina. Kumuha na lang ako ng ano, ng tao na maghahakot dun sa ano para malinis yung ilalim. Para kapag umaraw ng umaraw, magre-reflect pa rin yung sikat ng araw para yung ilalim ng dahon na ano, yan yung silbi ng plastic mulch. Para kapag umaraw, magre-reflect yung ilalim ng dahon na natitira dito. Magre-reflect yung araw, masisilaw yung mga insekto, kung anong mga insekto na sa ilalim ng dahon. Yan din ang silbi ng plastic mulch natin mga kagulay. Ayan. Kaya nung nakaraan na hindi pa umuulan-ulan, nakakapag-abono, kumarinig tayo dito ng dalawang 500 plus, apat na 400 plus, saka isang 620 kilos. Pero nung dinali nga tayo ng halos dalawang linggo na ulan na dire-diretso, doon sa loob ng dalawang linggo na diretso, dalawang oras lang na uminit. Kaya ganito ang nangyari sa talungan natin. Tinali tayo ng punggus, saka mga mites na rin, saka whiteflies. Ganyan ang style ko ng pagpaparecover mga kagulay. Pinupruningan ko siya, tapos pinapakot ko lahat ng mga dahon dyan para hindi bumalik. Kung ano man yung mga insekto na nandyan na mga hindi nakikita sa mata, lalo na yung mites. Mga ganon. Mga trips. Mahirap na anuin. Yan, para hindi na siya bumalik doon bago mag-i-spray. Eh, hindi naman ako makapag-spray kagaya na nung tapos pruningan dito gawa ng anong oras na rin, mainit na. Hindi naman pwede mag-spray ng mainit na. Kaya pinakot ko lang dyan, tapos hindi rin ako pwede mag-spray gawa ng bukas, harvest. Biyernes kasi bukas, Lunes tayo nag-harvest. Ibig sabihin kada apat na araw, Biyernes ng harvest niya, Webes ngayon. Kaya hindi tayo pwedeng mag-harvest sa pagkatapos na lang ng ano ng harvest bago tayo mag-spray ng ang unahin kong i-spray dito siguro ay yung pang mites. Bali ang titira ko lang dito mga kagulay ay ano yung islam at saka tawag dito malatayon. Yun ang unang i-spray ko dito mga kagulay na pang ano sa whiteflies, mites, yun ang unang i-spray ko dito. Magkukombinasyon na ako dito ngayon mga kagulay, gawa nga na yung panahon dito, hindi mo malalaman kung uulan o hindi, pero kung sigurado lang sana hindi ulan, di ako nagmimix kaso lang sa kaso ngayon kung bakit itong kaso ngayon ng talong ko kailangan na natin mix para maano na siya, maisahan na lang siya kasi hindi na malaman kung uulan o init, katulad na ngayon oh. Ayan na naman yung ano, ulap po oh. Kaya dyan din sa kabila yung tataniman ko ng 6,000 pinaharvest na rin, dinali-dali lang harvest, pinakuha yung harvester doon sa kabila, saka pinaharvest na nila. Yan yung tataniman ko ng 6,000 na puno mga kagulay. Bali kung titignan nyo dito yung hindi pa tapos na mapruningan mga kagulay dito, green na pag nakikita nyo. Yan, marumi pa dito, malinis na mga kagulay. Yan, oh. Pinano ko na, tanggal ko na yung mga dahon, ayun yung nagtatanggal. Kung ano natin talaga dito mga kagulay, yung mga hindi pa tapos pruningan, hindi ko pa tapos, gawa na mainit na masyado, masakit sa balat. Ito tapos na dito mapruningan,
Ito ang style niya, mga gulay. Ito yung style lang, hindi napupuningan yan. Dilaw-dilaw, kung mapapansin nyo, mga kagulay. Ayan, naninilaw siya, mga ganyan, mga kagulay, oh. Ayan. Mapapansin nyo, dilaw na dilaw dyan, mga kagulay. Pag ano nyo dito, kabila, wala na. Kasi tinanggal, halos tinanggal ko na lahat ng ano. Kahit na halos makalbo, okay lang, kasi tutubo pa rin naman yung ano niya, yung pinaka-udlot niya. Tutubo pa rin dyan. Yan. Ano? Matatanda na lakas talaga ng ulan dito sa amin, dire-diretso. Ngayon nga lang ano, kagapon, medyo uminit na rin kagapon, tsaka ngayon. Ano niya, tsaka umina na rin yung ano niya, yung bulaklak niya, gawa nga hindi makapag-abono, 2 linggo, hindi rin makapag-spray. Kahit anong insecticide o kaya pull dyan, di ako may maka-spray. Yan ang mga dinali ng punggos, mga galoy, kagulay, oh. Yung mga ganito, nabubulok na lang, mga kagulay. Yan, green na dito kasi tapos na pruningan dito, mga kagulay. Dito hindi pa. Yan, oh, mapapansin nyo, dilaw-dilaw pa dyan. Saka dun sa banda sa baba, papakita ko rin sa inyo doon kung gaano talaga na-apektuhan ng ano, punggos. Dito halos mawala na rin na naman yung daan, pero makakapag-spray pa naman dyan. Titignan natin, mga kagulay, yung nandito, yung hindi pa na, yung talagang nadali ng punggos. Yan, mga bunga niya din, mga kagulay, mapapansin nyo, walang spray, pulyar, walang abono, kaya ganyan ang ano niya, mga kagulay. Yan yung dali ng mites, oh. Spider mites. Hindi maganda yung ano niya. Eh, eto, maglilimang buwan pa lang naman siya, mga kagulay. Kaya pwede pa siyang i-recover, mga kagulay, pa-recover. Ang gagawin ko na lang siguro dito, di ba ang gamit ko Yara, ang gagawin ko muna dito siguro, gagamit muna ako ng haluan ko muna siya ng urea, mga kagulay, kasi halos kinalbo ko na siya, kailangan siya ng urea, mga kagulay, para bumalik yung dating niyang sigla sa mga dahon, mga hindi pa nga natanggay ng kulay dilaw dito. Meron pa rin naman siyang bulaklak, mga kagulay, pero hindi nakatulad nun dati nga. Kaya ngayon yung last na harvest, namin 247 lang. Bali 300 din, mga kagulay, kasama yung ano, yung class B. Pero kahit pagsamahin nyo yung, mga kagulay, 300 kaysa ikumpara nyo dun sa sinundan niya na 620. Kasi sunod-sunod yun, mga kagulay, may 570, 515, 480, 515 uli. Tapos ngayon 300 na lang yung sinundan niya. Ewan ko lang kung hindi pa naman to nakaka-recover. Ewan ko lang kung magkailan na naman ma-harvest dito. Eh, mga ano ng mga ano, kagulay, kung hindi ka makapag-spray, makapag-abono, nagbibiyak siyang ganyan, mga kagulay. Tapos mapapansin nyo ngayon, sinasabi ko na ano ng mites. Ayan, oh. Hindi na green yung calyx niya. Eh, kaya nga tinawag tong calyx to. Kasi yan yung palatanda ng calyx to, mga kagulay. Yung green na green yung calyx niya. Magandang tignan. Saka talagang maano mo yung bunga niya dito. Talagang violet, dark violet siya. Ngayon, hindi ko pa dito na harvest, na pruningan, mga kagulay, kung makikita nyo, yan, oh. Mga dali ng ano, ng mga punggos. Yan, yung mga magtatalong, alam siguro yan. Kapag ganitong may ganyan, parang sunog, tapos magdidilaw, punggos talaga yan, mga kagulay. Yan, hindi ko pa yan natapos kasi dito may gitna to, mga kagulay. Kumbaga ito pa lang yung tinatapos ko. Ito dito. Yan. Kaya kumuha na rin ako ng isang tao para maghakot, para mabilis. Kasi aabonohan pa. Yan, ito na yung mga ano niyang hakot. Kahit tubig-tubig na dito, mga kagulay, oh. Saka sobrang tuloy-tuloy kasi yung ano, yung ano niya, mga kagulay, kasi nung mga nakakaraan, 2 linggo rin na tuloy-tuloy na ulan yun, mga kagulay, tapos uminit ng 3 araw. Tapos 2 linggo ulit na tuloy-tuloy na ulan na yun, mga kagulay, yung 2 linggo yun, 2 oras lang na uminit. Alam yan ng mga taga-Caraga region, mga kagulay, lagi kong sinasabi, basta mga taga-Caraga region, alam yan. Kahit magtanong kayo, baka sabihin ng iba, eh, hindi totoo yung mga binablog ko. Ganun ang nangyayari dito sa Caraga region, mga kagulay.
Ayan o, kung mapapansin nyo, dati yung kapal niyan, ngayon nalaglag na lang yung mga dahon, gawa ng dinalingan ng punggus. May mga bulaklak siya pero hindi na siya ganong madami, mga kagulay, gawa naman ng 2 linggo walang abono, 2 linggo walang pulyar. Tapos ulan-ulan pa, hangin pa. Eh sadyang mawawala talaga yung ano, kaya yung titignan yung bulaklak niya mga gulay, hindi siya mataba. Hindi siya mataba, gawa nga ng kulay, kulang sa na nutrients. Yung tawag na nutrients mga kagulay. Mga oh, hindi kakalimutan na kuhain itong mga ano, mga dilaw na dahon. Basta i-update ko dito, i-update ko kayo sa pagpaparecover ko dito sa talong ko kasi sayang, sayang pa to. Gawa nga ng maglilimang buwan pa lang naman siya. 4 na buwan. Mahigit pa lang kasi nung asingko, 5 buwan siya. Nung Mayo 5. E ngayon, nung petsa pa lang naman. Kaya pwede pa ito ipano. Kung mapapansin nyo, marami naman siyang talbos na panibago mga kagulay. Kaya tinanggal ko yung mga tulad nito dito. Yung mga mapapayat na sanga, tinanggal ko na. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, malinis na rin siya sa ilalim mga kagulay. Ito mga ganito mga kagulay. Oh. Tinanggal ko na. Mga ganitong ano. Dito sa mga ilalim niya, nakakaano dito mga kagulay. Yan, mga nakaano dyan, tinanggal ko na. Kasi nagpapa-recover tayo mga kagulay. Okay lang din sana tanggalin yon kasi nagpapa-recover tayo para pag-spray natin. Madali lang sadya talaga matatamaan yung mga insekto. Mga estimate ko dito mga kagulay, mga 3 linggo bago makabalik to. Kumbaga maka dalawang abonuan to, padalinggo. Tapos yung 3rd linggo, makaka-ano na siya basta hindi siya ulan mga kagulay. Yan ang sitwasyon dito sa talungan ko ngayon mga kagulay. Kung napapansin nyo dito, dati malinis dito. Pero sa ulan-ulan talaga tumubo pa rin yung ano. Kaya mag-i-spray pa rin ako dito ng basta. Para mamatay yung mga damo, walang pagtagawan talaga yung mga insekto. Kasi kahit spray ka ng spray dito, eh kung may mga damo, meron pa rin silang pagtatagawan mga kagulay. Kaya yung mga nanonood ng munting vlog ko, baka magtataka sila, galing ako sa 620 na harvest sa 1439 na puno, tapos biglang bababa, baka magulat sila ba't biglang bumaba, ganito kasi nangyari yun mga kagulay. Yun nga yung dire-diretso yung ulan na walang tigil, hindi makapag-spray, hindi makapag ano, kahit nga sana hindi makapag-abono kung makapag-spray, pero wala talaga mga kagulay, sinabay-sabay, hindi makapag-spray, hindi makapag-abono 2 linggo, kaya itong kinalabasan mga naninilaw talaga. Pero makaka-recover pa naman to mga kagulay, mabilis naman to makaka-recover basta mainit lang. Kasi para sa akin dito, may tubig naman dito sa amin, may host naman ako. Kasi ako hindi ako nagpapatubig dito sa may kanal mga kagulay, hindi ako nagpapatubig dyan talaga sa may ano, may host naman ako. Yun yung ginagamit ko dito pag dilig, kapag tag-init talaga mas gugustuhin ko pa yon kaysa tag-ulan kasi mas maraming ano. Ibaling kasi kapag tag-init mga kagulay, atakihin ka man ng mga insekto, makakapag-spray ka. Hindi ka kaya sa tag-ulan, atikihin ka ng mga insekto, mga white flies, mga kung ano-ano man yung insekto, mga uud. Pag inatake ka sa tag-ulan mga kagulay, mahirap. Mahirap puksain mga kagulay gawa ng hindi mo mai-sprayan. Ganun yun mga kagulay, hindi ka makakapag-spray kaya mas gusto ko yung init. Kasi bago ako nagtalim dito talaga, nagpakabit na nga ako, nagpag-ano nga ako ng ano doon, ng tubig. Hindi kuryente. Para dito talaga lang talaga sa talong yon mga kagulay. Kumbaga pinagandahan ko siya kaya kahit tag-init, okay lang sa akin. Kasi meron nga akong tubig na pagkukuhanan, host lang. Hindi kuryente lang naman yon. Kaya okay lang sa akin kapag tag-init. So ayun mga kagulay, hanggang dito na lang ako. Kumbaga pinakita ko lang sa inyo yung pagpapareko kung anong kumbaga step by step para ma-recover tong ma-recover natin tong ano tong talungan natin kasi maglilimang buwan pa lang naman siya, sayang naman.
Sa mga bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagpaparecover ko dito sa talong ko. Maraming salamat po ulit sa inyo. God bless po sa inyo lahat.